Hello, good afternoon. Nandito ulit tayo para mag-aral ng another lesson from Bible. And syempre, alam ko na each lesson na natutunan nyo, every cell group, marami kayong mga lessons, marami kayong mga encouragement na natututunan. And that is good because when you hear the Word of God, it's not just about learning lang eh. Dapat nandun yung pagsasapuhay na tinatawag. So, we learn to from the Bible, and syempre, pagkatapos nun, we will apply it in our lives. So, we will study now the story or the life of Solomon, and let me lead you in a prayer before we start. Hallelujah, Jesus. Lord, we want to thank you for all the blessings that you have given us. Thank you so much, Father, for the lessons, Panginoon, na natutunan namin every Friday, O God. Thank you so much, Panginoon, sa mga ginagamit mo. May we learn from them. May we learn from the Bible, O God. And thank you so much for this opportunity that we are going to study the life of Solomon, O God. Thank you so much. And we ask for your guidance, for your wisdom, O God. Let you, O Jesus, ang gumabay sa amin sa lahat ng gagawin namin, especially from all the words that will come out in my mouth, O God. Lord, ako'y isang instrumento lamang, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon, upang matuto kami ng gusto sa iyong mga salita, O God. Maraming salamat po, Panginoon. We bring you all the glory, praises, and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Yan. So, katulad yan ng sinabi ko, we will study about the life of Solomon. So, sino nga ba si Solomon? Many of you, siguro, alam niyo talaga yung story niya. Actually, Solomon is like a parang talagang bidang-bida siya sa Bible. Bakit kanyo? Kasi marami siyang mga ginawa or maraming mga achievement din si King Solomon. Solomon was the third king. Pang ilan siya? Pangatlo. So, sino ba yung first? First was Saul, si Saul. Next is his father, David. At syempre, yung pangatlo nga ay si Solomon. And Solomon, pag nababanggit sa Bible yung si King Solomon, ang talagang naiisip natin, yung siya yung tao na tinanong ng Lord in a dream, ano yung gusto mo sa buhay mo? So, imbis na makikita natin na imbis na kayamanan, imbis na magandang buhay, yung hiniling niya sa Panginoon, his prayer or his request was to give him wisdom na nagmumula sa Panginoon. And napakaganda nun kasi siya lang yung meaning na ganun eh. Actually, if you were given the chance, halimbawa ikaw, naisip mo, one time biglang may mag-appear sa yung angel and ikaw, Danica, or ikaw kung sino man, ano yung gusto mong hilingin sa Panginoon? Siguro pa pwede sa ngayon, Lord, gusto kong magkaroon ng bahay at lupa, ganyan, gusto kong magkaroon ng sasakyan, ganito. Yan yung mga hinihiling natin. But Solomon was very, very intellectual, sabi nga. Dahil ang hiningi niya talaga sa Panginoon is yung knowledge. At kapag talagang makita natin yung life ni Solomon, ang matatandaan talaga natin, lalo na nung bata ako, ang kwento kasi na yun, doon humiling siya ng wisdom, nagkaroon, di ba, ng dalawang babae na lumapit sa kanya, na nag-aagawan. Sabi niya, anak ko yan, kasi nadaganan mo na yung anak mo. Sabi ng isa, hindi, akin yan. Pero Solomon's wisdom was tested, na talagang binigyan siya ng Panginoon, nung sinabi niya na, sige, hatiin na natin yung bata, hatiin into half. And then yung the mother, yung totoong nanay, is sumigaw na, wag nyo hatiin yung bata, ibigay nyo na lamang po sa kanya. And that tested the wisdom of Solomon, ibinigay sa kanya ng Panginoon. Na makikita natin na hindi talaga pinabayaan ng Lord si Solomon into giving him wisdom. So yun yung talagang buhay niya. So the great king of Israel, na tinatawag nga natin na the man after God's own heart, which is David, siya yung the great king, di ba? Ang mother kasi ni Solomon is si Bathsheba. We will learn about the family tree muna ni Solomon. So, Solomon's mother was Bathsheba, a woman that his dad stole through adultery. Alam niyo naman, si David, kahit na a man after God's own heart yan, siguro napag-aralan niyo na si David or mapapag-aralan pa. Nagkaroon din siya ng pagkakasala. Alam niyo kung ano yon. Ang sin ni David was adultery. Bakit adultery? Because Bathsheba, may asawa siya. Ang pangalan ng asawa niya si Uriah, or in English is si Uriah. Yan, Uriah
Because nakita niya one time itong si Bathsheba na naliligo and David was in the rooftop. Nung nakita niya si Bathsheba, gusto niyang kunin. So, ginawa niya, pinatawag niya. Kasi before, kahit na anong hilingin ng hari, kahit na anong sabihin niya, talagang pwedeng-pwede niyang gawin. So, pinatawag niya si Bathsheba, sinipingan niya, and while Uriah kasi is member ng kanyang mga soldier, actually, isa sa mga leaders ng soldiers niya. Ang ginawa niya, pinalagay niya sa unahan. Una, pinatawag niya muna si Uriah. Sabi niya, Uriah, pumunta ka dito. Huwag ka muna makipaglaban dyan. Umuwi ka sa asawa mo. Ganyan. Pero, hindi umuwi to si Uriah because he was faithful. Ang ginawa niya, sabi niya, no, king, hindi ako pwedeng pumunta dyan kasi nagbabattle eh. Tapos, uuwi ako sa asawa ko, makikipagsaya ako. No, hindi ako pupunta dyan. So, walang nagawa si King David, kundi ilagay niya sa front si Uriah. And Uriah was killed. So, definitely, it was a murder. So, yun ang naging kasalanan ng kanyang tatay. Adultery and murder. Naging murderer si David. And then, the first nung nabuntis si Bathsheba, yung talagang unang anak ni Bathsheba is namatay. Because it was the consequence, sabi nga, consequence yun ang ginawa ni David over Uriah. Ngayon, nagsiping sila ulit, nabuntis ulit si Bathsheba, and it was Solomon. Yun nga yun, si Solomon. From the adulterous marriage, Solomon was born. When David was dying, nung mamamatay na si David, binigay niya yung kanyang alipin, which is si Abishag. Yan, si Abishag, binigay niya kay Solomon bilang asawa. Kasi Abishag was very faithful din na babae na nag-nurse siya kay David nung dying days niya. So, from there, he becomes the king. Pero anong nangyari dun sa kay Solomon? Kasi yun lang talaga yung alam natin usually. Yung humiling siya sa Lord ng wisdom, yung humiling siya sa Lord ng katalinuhan para mapamunuan niya yung buong Israel. And the Lord was generous enough. Hindi lang basta wisdom yung binigay sa kanya ng Lord. Kundi the Lord has given him power. He's given him mga kayamanan, yan, lahat, fame, yan. Sabi nga, sa New Testament, walang nagsuot ng mga magagandang damit na katulad ng kay Solomon. So, talagang blines siya ng Panginoon. Pero, alamin natin, ano yung naging life ni Solomon after that? Do you know that, hindi naman sasisiraan natin si Solomon dito, pero meron tayong mga lessons na makukuha. Ano ba, naging faithful ba siya sa Panginoon? Nagtuloy-tuloy ba yung tinatawag na hiniling niyang katalinuhan? Alam niyo ba, what happened is, he becomes king, become drunk with power, prestige, and possessions, turn his back on God completely, and shipwrecks his marriage with his wife. So, talagang na-destroy lahat ng relationship. Bakit? Anong nangyari? Di ba, Ate Krisha, nanghiling naman siya sa Lord ng katalinuhan. So, he must be full of wisdom para gawin yung mga bagay na to. Titignan natin, ano yung mga nangyari sa buhay ni Solomon? Why those things happen sa kanya? So, number one, yan. So, we will learn here, number one, worldliness leads to worthlessness. Again, worldliness leads to worthlessness. So, Solomon have everything and threw that away. Lahat ng meron siya, parang tinapon niya lang. Why? Because he's richer than Bill Gates. Sabi nga dito, he's richer than Bill Gates, he's smarter than Bill Nye. He's more powerful than the president and has house full of girlfriends. Ang dami niya talagang asawa. Sabi nga, di ba, meron siyang 700 na concubines na tinatawag. Talagang iisipin mo, paano niya yun araw-araw nasasama niya yun. Talagang nakuha niya lahat ng gusto niya. Pero, sabi dito, Solomon was written when he was young and in love. He wrote Psalms verse 2 with his dad. And the Proverbs, alam niyo yung book ng Proverbs, di ba, ng kawikaan. The Proverbs was collection of sayings over the course of his life. And at the end of his life, Solomon also wrote the book of Ecclesiastes. It is a form of confessions and repentance about sa pag-waste niya ng buhay niya. According to Ecclesiastes 2 verse 1, Solomon said, I said in my heart, come now, I will test you with pleasure, enjoy yourself, but behold, this also was vanity. Nung nandito si Papa Pastor, lagi niya sinasabi yung vanity
over vanities. Ano ibig sabihin nun? Walang kabuluhan. Doon nalaman ni Solomon na nung nagkakasala na siya, nung parang napapatapon na lahat ng buhay niya, na lahat ng meron siya, lahat ng possessions, babae, kayamanan, fame, power, lahat yun ay vanity sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, walang kabuluhan. What he is saying is this, I had everything. Parang sinasabi ni Solomon na meron ako lahat, but I lost it. I had all the money. I had all the women and the power and privilege. And at the end, it is meaningless. Walang kabuluhan. Sabi nga dito, don't turn your back on God and don't walk away. Halimbawa, kung nagkaroon ka na ng asawa in the future, ganyan, don't walk away with your wife or your husband. Sabi, worldliness leads to worthlessness. So kapag na nakikita mo na yung nalalove mo na yung sanlibutan, lalo na mga kabataan, di ba, usong-uso talaga. May mga, sabi ko nga, may mga nauuso na hindi naman talaga natin dapat tinatry. Because that is worldliness. At ang kasunod nun, magiging unworthy ka sa harapan ng Panginoon. So sabi rin sa Ecclesiastes 9, enjoy life with whom you love all the days of your vain life that he has given you under the sun, because that is your portion in life and in your toil in which you toil under the sun. If I could do it all over again, sabi ni Solomon, parang sinasabi niya, if I could do it all over again, hindi ganun yung gagawin ko. Alam niyo kasi pag ang mundo na talaga yung buhay mo, talagang nagiging makamundo na, ang nangyayari dyan, unti-unti na nasi-separate yung relationship mo sa Panginoon. Maybe you would think, ay, bata pa ako eh. Okay lang yan kasi I could change. Pwede pa akong magbago eh. Kapag tumanda ako, pwede pa akong mag-change. Ngayon, hindi ko muna yan masyadong iisipin kasi sabi nga, enjoy your life to the fullest eh. Talagang pag tumanda na ako, tsaka ko na lang iisipin. No. The truth is, the longer you wait, the worse it gets. Kasi habang bata ka, kung ano yung mga practices na ginagawa mo ngayon, pwedeng in the future, gagawin mo yun. Kaya nga ang mga bata eh, ang mga kids, tinuturuan natin sila na maghugas, na gawin yung mga bagay, ganyan. Because when you are old enough, hindi mo na kasi masyadong pagtutuon ng pansin, nakasanayan mo na yung word na sinasabi na nakasanayan mo na. So when you love the world, nagkakaroon ka ng worthlessness sa paharapan ng Panginoon, nagiging unworthy ka sa harapan ng Panginoon. And that is yung sinasabi ni Solomon na walang kabuluhan lahat ng bagay. Doon niya na-realize na lahat ng possession na meron siya, and even his wives, marami nga siyang asawa eh. Sabi nga, hindi natin alam kung ano, pwede talaga siyang kainggitan kasi his life was very parang ano nga eh, parang mala-artista, kumbaga sa ano natin ngayon, sa panahon natin ngayon, siya yung mga mala-artista na talagang lahat meron siya, yung tinatawag nating mga crazy rich Asians, mga ganyan. Meron siya lahat noon. And the more pa na binibigay sa kanya ng Panginoon. Pero doon niya nalaman na kapag love mo yung world, at kapag unti-unti ka nang napapasok sa sanlibutan, doon mo makikita na hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. At yun yung naging pagkakamali ni Solomon. So tayo bilang mga kabataan, bilang mga bata, ngayon pa lang, sanayin na natin na we should not love the world. Sabi nga, let us focus our eyes on Jesus. Yung mga bagay na darating, yung muling pagparito ng Panginoon, yung kayamanan sa langit. Kasi dito, it's not bad naman na mag-dream ka ngayon, gusto magkaroon ng ganito, ng ganyan. No. Ang sinasabi ko is, mas i-focus natin yung ating paningin sa Panginoon, kung ano yung mga bagay na talagang dapat sa harapan ng Panginoon. So that we can have a good relationship sa Lord. Kasi kapag nalaman natin yung mga bagay na yun, sabi nga, di ba, ni Solomon, vanity over vanities. Wala ka talagang maiintindihan, sabi dito sa Ecclesiastes 1, 2 to 11. Vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. What does man gain by the toil at which he toils under the sun? A generation goes and a generation comes, but the earth remain forever. So yun yung sinasabi ni Solomon na the truth is, worldly pleasures and passions lead to a worthless life. Kapag talaga yung mga pleasure mo, ano ba yung mga pleasure ng kabataan, nandyan yung bisyo,
nandyan yung, halimbawa ikaw naman, Christian ka na kabataan, nandyan yung mga pagsiselfone na overuse na talaga, yung di mo na nakikita na yung devotion life mo wala na sa Panginoon dahil nga panay-panay ang cellphone or kung ano-ano man yung pinagagawa mo, mga games, ganyan. There's nothing wrong with that. Pero dapat alam mo talaga kung hanggang saan lang yung mga bagay na gagawin mong ganun. So, yun yung number one na nakita ni Solomon. It is worldliness leads to worthlessness. Number two, sin affects generations. Again, sin affects generations. Now, some of you might be thinking na, it's not a big deal naman eh. I don't really feel like God is angry with me. Pwede naman akong mag-repent, pwede naman akong matulog, tapos pagkagising ko, gagawa ulit ako ng kasalanan, and after that, manghingi ulit ako ng tawad sa Panginoon, tapos sin again. Pwede lang din naman yan na manood ako ng mga porn or something, or I still got my job naman, meron pa rin akong church, meron pa rin naman akong bahay na inuuwian. Pero alam nyo ba, sin doesn't just affect you. It affects generations. Let me tackle this more about kung ano ba yung ibig sabihin na hindi lang ikaw yung naapektuhan ng kasalanan, kundi pati yung generation mo. Ngayon, kabataan ka pa lang, di ba? When God will bless you, the man or the woman of your dreams, makikita natin yung effect nun. Paano yung nangyari? If you read the rest of Kings, you'll notice two things. Number one, Solomon experiences the same sin and temptation and falls victim to the same evils that his father does. Katulad kanina ng sinabi ko, ano yung naging dalawang big na kasalanan ni David? It is adultery and murder. Yan, di ba? Yung nanay, yung asawa mismo nung naging nanay ni Solomon, pinatay ni David. Technically, pinatay niya yun kasi pinasugod niya, pinalagay niya talaga sa unahan para mamatay. So, meron siyang intention na gusto ko itong mamatay para mapasa akin na lang yung babae. Ganon. So, kung ano yung naging kasalanan ng tatay ni Solomon, which is David, na-experience niya rin yung same temptation na yun at naging biktima siya. Nagkaroon din siya ng kasalanan ng murder and adultery. Anong ibig kong sabihin sa sin affects generations? Pwedeng ikaw hindi mo nararanasan ngayon yung mga, ay, okay lang yan kasi gagawa lang ako ng kasalanan ngayon. Wala pa naman akong nararanasan. Okay pa rin naman ako. Papatawarin pa rin ako ng Panginoon. Pero don't you know that meron tayong tinatawag na generational curse? Ano yung generational curse? When you say generational curse, yung mga kasalanan na ginawa mo or unrepented sin or kahit nga nirepent mo na sa Panginoon kasi di ba may tinatawag tayong consequence. Pwede ngayon hindi mo maranasan. Pero the generation after you, pwedeng sila yung makaranas ng temptation na yun. So ano yung dapat natin gawin? We should break the curse. Actually, I have learned this sa mama ko. Sabi ng mama ko, may tinatawag nga doon tayong generational curse. At kasama rin doon yung mga sakit. Halimbawa, you have a diabetes or meron kang kidney failure, ganyan. Generational curse yan eh. Kaya dapat sa'yo, halimbawa ikaw, nalaman mo to ngayon, naintindihan mo, you should break it, alisin mo, or ilapit mo sa Panginoon na i-break ng Panginoon yung tinatawag na generational curse. Ano ibig kong sabihin? Solomon's life was perfect. Meron siyang money, meron siyang mga babae, may power siya, meron siyang peace. Pero ano yung nangyari? What you'll notice is Solomon, no, nangyari sa kanya yun, nagkaroon siya ng failure eh. Yan, yun yung number one. Solomon experienced the same sin and temptation na yung father niya naranasan din. At alam nyo ba, every time naman, hindi mo naman talaga may iwasan na magkaroon ng mga temptation, ganyan. Sabi nga ni Papa Pastor, you cannot, parang hindi mo pa pwedeng tabuyin yung ibon na nasa ano mo, na nasa ulunan mo. Pero pwede mo naman siyang paalisin kapag nakikita mo na siyang nagpupup sa ulo mo, diba? So, ano ibig sabihin nun? Yung temptation talagang nandyan yan eh. Nandyan yung temptation. Ang masama is yung magfo-fall ka doon sa tinatawag na temptation. And that is not good for a Christian. So, kapag naiisip mo ngayon na, ay, okay lang yan kasi wala pa naman ako nararanasan, okay pa rin naman yung buhay ko, walang nakakaalam ng kasalanan ko, ako lang nakakaalam,
maniwala ka, alam ng Lord yung kasalanan mo. And pwedeng generation, sa next generation, lalabas yan. Bakit may mga tao na minsan sinasabi natin na, ay, ano nga yan eh, yung tatay niyan babaero eh, kaya babaero rin yan. Ay, yung tatay niyan maraming asawa, kaya marami rin niyang asawa. Ganyan yan. Ah, bakit may ganun? Yun nga kasi tinatawag na sin affects generations, na hindi natin napapansin na yung mga kasalanan napapasa ng napapasa. Kaya yun yung dapat nating ipabreak sa Panginoon. And number two, sabi dito, under pa rin tayo sa sin affects generations, ha? Solomon's children repeat the process. Pati yung mga anak niya, alam niyo ba yung mga anak niya? Sila mismo minsan nagpapatayan. This is seen through the generation. Solomon's life was perfect nga, sabi ko sa inyo. What you'll notice is Solomon never suffered. His children suffered his consequences instead. His children died horrible deaths. Maraming sa mga anak niya, yung grabe yung mga pinagdaan ng kamatayan in war and in famine, tagutom. And the nation of Israel was completely destroyed because of his sin and foolishness. Sin affects generations. Kaya nga makikita natin, hindi lang si Solomon yung nag-suffered. Pati yung mga anak niya, yung sumunod na salinlahi. Kaya nga dapat, sabi doon, break the generational curse. If you're an alcoholic, halimbawa, hindi mo talaga mapigilan. Bilang isang kabataan, nagiinom ka, ganyan. Your children by nature are more prone to alcoholism. If you are abusive, halimbawa, mahilig kang mag-abuse sa salita or sa saan man, your children by nurture will be prone to abuse and abusive relationship. Kapag ikaw hindi mo na alam, minsan nakakapanakit ka or abusive ka in words, yung mga anak mo magiging prone sila sa abusive relationship. Kasi may tinatawag tayong consequences eh. So does it mean hindi nagpapatawad ang Panginoon? Ay, ibig sabihin pala, Ate Christian, hindi nagpapatawad ng Panginoon. No! The Lord is forgiving. Nagpapatawad ang Panginoon, pero may tinatawag tayong consequences, di ba? When you sin, kahit na pinatawad ka ng Panginoon, mayroong consequence. Ano yung mangyayari? Ano yung mga next? Minsan, nasasalin yun sa next generation. Yun yung sinasabi natin. If you reject Jesus and walk away from God, your children will do the same. Halimbawa, ikaw. Sa ngayon, okay na okay ka sa Panginoon, pero darating yung time kapag sinubo ka, ay, ayoko na, aalis na ako sa paglilingkod sa Panginoon. No, sabi, your children will do the same. Your sin does more than just affect your life. Hindi lang ikaw maapektuhan ng kasalanan mo. It will affect the lives of all those that come after you. Lahat ng mga susunod sa'yo, ganun din ang mangyayari sa kanya. We call this generational sin or generational iniquity. It's when the parent sin affects the children and the grandchildren. Hindi lang talaga yung anak mo yung maapektuhan eh. Kapag halimbawa nagkakasala yung magulang, hindi lang sila yung mga anak mo, kundi pati dun sa grandchildren. Sabi nga, hanggang sa apat na ikasalin lahi. Anong gagawin natin? Nakakatakot naman, Tikrisha. Anong gagawin ko dyan? Eh, ayoko maranasan yung mga naranasan ng magulang ko. Halimbawa, you came from a broken relationship, from a broken family. Ay, ayoko maranasan yun. Anong gagawin mo dun? Sabihin mo sa Panginoon, i-break yung generational curse na tinatawag, and you live a life that is pleasing to the Lord. Kasi ang Lord naman, just siya eh. Hindi niya naman makikita, makikita ng Lord yung puso mo. And the only way to break the curse of sin is through repentance. Repent, kahit na sabihin natin na hindi ikaw yung nagkasala, but you have to repent to the Lord. So sin affects generation, but meron tayong magandang sasabihin sa number 3. Titingnan natin, ano ba yung mangyayari? Yes, sin affects generations. Nakakatakot naman yan. Pero meron tayong sasabihin dito sa number 3. Number 3, repentance leaves a legacy. Ano ba yung legacy na tinatawag? Solomon and his sin and failures as a husband and a father destroyed everyone around him, and he died bitter and alone. Alam niyo ba yung kamatayan ni Solomon is, yung maganda kasi he died bitter eh, and alone. Kaya nga dapat, kapag may mga nangyayari sa buhay natin, hindi tayo maging bitter, di ba tinatawag? Let us be better but not bitter. Ano ibig sabihin nun? Kasi mahirap yung nabuhay ka sa kasalanan or sa mga bagay na hindi maganda. So number 3 natin is, repentance leaves a legacy. Sabi nga doon, but at the end of his life, he reflected back on God
and everything that he had done and repented of his sin. Kaya niya naisulat yung Ecclesiastes. So maybe nung mga first years niya, naisulat niya yung Proverbs, ganyan. And nung malapit na siyang mamatay, doon niya naisulat yung Ecclesiastes. Doon niya nalaman or na-realize na vanity over vanities. Walang kabuluhan ng lahat. And reflected back on God and everything that he had done and repented on his sin. Yun naman ang maganda kay Solomon. After all he has done, he repent sa mga kasalanan na ginawa niya. And God still honored Solomon's legacy. Sabi ko nga sa inyo, just ang Panginoon eh. If you repent your sin, in-honor niya pa rin yung legacy ni Solomon. Kumbaga, tinignan niya pa rin si Solomon bilang isang magaling na hari, bilang isang wise king. He didn't excuse the sin. Tandaan natin yan, ha? God didn't excuse any sin. There were still consequences because of his actions, but God still used it. Meron pa rin mga consequence, hindi pa rin nawala yun, pero kumbaga hindi na ganun kabigat. Because 1,000 years later, from Solomon and Abishag, became the great grandparents of our Lord Jesus Christ. Naisip nyo ba yun? Ang ganda pa rin naman ng legacy ni Solomon. Why? Because they are the grandparents or they are the grandparents or great-grandparents ng ating Panginoong Hesukristo. So talagang in-honor pa rin ni Lord yung tinatawag natin na legacy ni Solomon. Because from his line or doon sa salinlahi niya, doon ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo nung nagkatawang tao siya. And God humbly became a man in Jesus Christ to reverse the curse of sin and generations and to redeem all mankind. So si Jesus Christ yung naging way na para yung kasalanan ni Solomon at lahat ng kasalanan ng tao ay ma-reverse at maging ma-redeem ang generation ng bawat isa sa atin. So ito, napakaganda nito. I would like to read this for you. Where Solomon was sinful, Jesus was sinless. Nung si Solomon ay naging makasalanan, si Jesus wala. He is perfect. Where Solomon was imperfect, Jesus was perfect. Ito yung sinasabi ko, Jesus was perfect. Where Solomon experienced no suffering, Jesus experienced great suffering. Alam naman natin yung pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Yung suffering na pinagdaanan ng Lord is grabe. Pero si Solomon, wala siyang naranasan na ganun. Sabi doon, when Solomon failed as a king, because he really failed as a king, dahil sa mga naranasan niyang temptation, nag-give in siya doon sa mga temptation. But Jesus is our great king. When Solomon was unfaithful, he became unfaithful with his wife. Kahit nasabi natin na pwede yun nung panahon niya, mag-asawa ng madami, pero he was still unfaithful. Jesus is faithful. Where Solomon lived a worthless life, Jesus' life is worthy of all our glory, honor, and praise. And Jesus does the same for you. If you give Him your life, He will give you a legacy. Pag sinabi natin legacy, ito yung isang bagay na may iwan mo. Ito yung isang bagay na mare-remember sa'yo ng lahat ng tao. Limbawa, ay si ano, ganyan yan eh, mabait yan eh, ganito yung mga ginawa niya. Diba? Halimbawa, yung mga gumagawa ng mga machines ganyan or ng mga bagay na ano, kapag sila nawala na, maaalala natin sila bilang ganito, isa siyang magaling na boksingero, isa siyang magaling na basketballista ganyan. Kasi that is what you called legacy. So kapag ikaw ibinigay mo yung buhay mo sa Panginoon, meron kang iiwanang legacy na maganda sa harapan ng Lord at sa harapan ng mga taong nakapalibot sa'yo. Some of you are the first people in your family to follow Jesus. Ano ba yung mga legacy? Halimbawa, ikaw, you are the first one na maging Christian sa family mo. That is your legacy. Tandaan mo yun. Some of you are the first people in your family to overcome addiction. Halimbawa, ikaw, dati kang nag-a-addict, dati kang lulong sa alak, dati kang lulong sa droga, pero binigay mo yung buhay mo sa Panginoon and you are the first person to overcome addiction. That is your legacy sa family mo. Some of you are the first people in your family to join church and to worship Jesus and serve Him on Sunday. That is your legacy. Kasi ikaw pa lang yung unang gumawa nun eh, sa pamilya nyo, di ba? And for those of you are changing the course of destiny, not just for your life, but all the lives that will follow you. So halimbawa, ikaw ang first one to receive Jesus sa family mo.
alam mo ba yung legacy mo na yan, binabago mo yung course ng destiny, yung ikot ng destiny sa family mo. Halimbawa, you came from a broken family and you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. You are turning your destiny na magkaroon ng isang maganda at maayos na pamilya. And that is a life-changing experience sa Panginoon. Your life is to now be Christ-centered life, God-honoring life, generation-changing, and legacy-living from this day forward. Kaya huwag kang matakot. Ay, sabi kasi ni Ate Krisha, ganito na yung family ko, or ganyan, meron akong ganito, magiging sa susunod pala na salin lahi, ganyan. No! Because kapag in-honor mo ang Panginoon sa buhay mo, and your life is now God-centered, your generations, or the generations that will follow you, ay magiging maganda rin yung buhay because you, ikaw ang nagsimula ng lahat. So, bilang kabataan, meron kang magagawa para sa generation na susunod. Kaya nga sabi, di ba, ni God Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. And that is true. Alam niyo kung bakit? Kasi sa atin magsisimula, halimbawa, ikaw, ganito ka, halimbawa, ay sige, mag-iinom-inom na lang ako. No, the generation na susunod sa'yo, ganun din ang gagawin. Pero kapag ikaw, in-honor mo ang Panginoon, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, makikita ng mga anak mo how you live your life. At susundan nila yun, di ba? And the generations after, halimbawa, anak mo, magkaroon sila ng mga anak din, ganun din yung gagawin nila kasi nakita naman nila sa mga magulang nila na ganun yung ginawa. It's the generation after generation. So, sabi nga dun, your life should be Christ-centered and God-honoring. And the life of Solomon was not perfect. Tandaan natin yan. Hindi perfect yung buhay ni Solomon. Hindi siya talagang sobrang ganda na akala natin. Umpisa, nagsimula siya sa talagang humiling siya ng karunungan sa Panginoon. Pero naman nakita natin na overpower, talagang nagumon yung word na nagumon siya sa kayamanan, sa pera, sa babae. Pero ang nangyari doon, maganda yung at the end ng buhay niya. Kahit na marami siyang mga kasalanan, kahit na yung mga anak niya nag-suffer din, talagang nag-suffer yung mga anak niya sa mga pagkamatay nila. Pero sabi doon, God still honor Solomon sa huling panahon ng kanyang buhay. And he became the grandparent of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, lagi nating tatandaan mga kabataan na our days on earth, maiksi lang yan maiksi lang yan lalo ngayon, di ba? Meron tayong mga sakit na hindi natin maintindihan. Pero yung ano yung legacy, tandaan mo to, tanong mo sa sarili mo, ano yung legacy na may iwan ko para sa generation na susunod sa akin? Ano yung mga bagay na may iaambag ko sa pamilya ko para magbago yung course ng destiny namin? Halimbawa, I always hear Pastor Ed Lapis na sinasabi na hindi mo kasalanan kapag namatay ka na mahirap ka. Pero kapag naman hindi mo kasalanan kapag nabuhay ka or pinanganak kang mahirap. Pero kapag naman namatay ka na mahirap ka pa rin, pwedeng kasalanan mo na 'yon. Bakit? Kasi hindi ka gumawa ng way para i-turn around yung course ng buhay mo na tinatawag. So, that is what you call legacy. Ano ba yung iiwan ko ngayon? Iiwan ko ba pagiging alcoholic ko? Yung iiwan ko ba yung pagiging mahilig ko dito sa mga ganitong mga bagay? Dapat isipin natin ano yung mga bagay na iiwan natin for the next generation. So let us review the life of Solomon. Sabi nga dito, number one, the three lessons that we can learn from Solomon. Number one, worldliness leads to worthlessness. So kapag masyado mo nang mahal yung sanlibutan, yung mga bagay sa sanlibutan, nagiging unworthy ka sa harapan ng Panginoon at napapalayo yung relationship mo sa Kanya. Number two, sin affects generations. So kapag marami ng kasalanan na hindi mo na-repent or kahit na na-repent mo, akala mo wala lang mangyayari kasi okay ka pa rin sa ngayon, hindi mo na naiisip na o hindi mo mamamalayan na yung next generation sa'yo ay gagawin din yung mga bagay na ginagawa mo sa ngayon. Hindi mo mamamalayan na nagiging abusive na rin pala sila or nagiging nasa isang abusive silang relationship because ikaw din nagiging abusive ka by words or
halimbawa ikaw ni-reject mo si Jesus, hindi ka umaattend ng mga gawain sa Panginoon, or wala kang inaattendan, ang nangyayari, your children will do the same. Your sin does more than just affect your life. Sabi nga, it affects the lives of the generation after you. And number 3, repentance leaves a legacy. Kapag ikaw alam mo yung kakatatayuan mo sa harapan ng Panginoon, and when you repent your sin sa Panginoon, yung generational curse na tinatawag, mawawala yun, and God will give you a legacy na talaga naman na ikaw yon, ikaw lang talaga yung makakagawa nun, and sasabihin nga na, ah si ano, si ganyan, ah ganito yung mga bagay na ginawa niyan, ay lagi yan nagpupunta sa church, at talaga naman maganda yung pagsiserve niya sa Panginoon, and you will have a legacy na ibibigay talaga ng Lord para sa'yo. So, yung life ni Solomon, sabi nga natin, makikita natin as a kabataan. Malaking reminder yun sa atin eh. Vanity over vanities. Lahat ng meron pala dito sa mundo ay walang kabuluhan kung ikaw ay lalayo sa ating Panginoon. So, sabi nga, let us serve the Lord with gladness in our heart. And here's the bottom line niya. Will it end you worshiping Jesus, old and gray? Or will you be bitter and angry looking back on a wasted life? Ngayon pa lang kabataan, simulan na natin na huwag tayong maging bitter. Kapag mamamatay ka na, bitter ka pa rin. No. Simulan mo na yung mga bagay na gusto mong gawin para wala kang pinagsisisihan, para wala kang pagsisisihan na, ay, bakit hindi ko to ginawa nung medyo okay-okay pa ako, nung medyo kabataan ko pa. No. You can have all the money, you can have all the power, you can be fame, you can have fame, can have power and intellect and possessions and still waste your life. And in the end, you have to ask yourself, was it worth it? Pwedeng nasa iyo lahat eh. Nasa iyo lahat ng kayamanan, nasa iyo lahat yung mga... May mga artista nga tayong na naririnig, di ba? May mga Korean actors na, uy, namatay si ganyan, uy, nagpakamatay si ganyan. Bakit? Nasa kanila na lahat. Nasa kanila na yung kayamanan, yung pera, yung karanyaan, yung katanyagan. Pero, wala pa rin. Meron pa rin silang vanity sa puso nila. And still waste your life. And in the end, tatanong mo sa sarili mo, karapat-dapat ba? Or worth it pa ba to? And if it's not, sin affects generations, but repentance leaves a legacy. Tandaan natin yun na, sin affects generations, but repentance leaves a legacy. So, may we learn from the life of Solomon. At isipin natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga bagay, good or bad yan, merong consequence. May tinatawag tayo, halimbawa, ikaw gumawa ka ng mabuti, babalik din sa iyo yung kabutihan na yun na ginawa mo sa iba. Ikaw gumawa ka ng masama, meron din tinatawag na consequence na tinatawag. It's not karma, it's consequence na tinatawag. Yun yung kahit na humingi ka ng tawad sa Panginoon, meron pa rin consequence. Pero isipin natin na lahat ng bagay na ginagawa natin, lagi nating iisipin, ito double check natin sarili natin na para pa to sa Panginoon, karapat dapat pa to sa Panginoon, para hindi tayo magkasala. And kahit nakabataan ka, always remember, meron kang magagawa para sa next generation or sa future family mo or para sa mga susunod na generation or susunod na tao na next sa'yo. So, I hope na meron tayong natutunan sa life ni Solomon, and continue to be a blessing, continue to have yung relationship sa Panginoon. Sabi nga dito, Christ-centered, God-honoring, generation-changing, and legacy-living from His day forward. And let us all pray sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you for this day that we have learned about Solomon and his life and his legacy, O God. Lord, ngayon pa lang, hinihiling namin, Panginoon, na ikaw ang gumabay, Panginoon, sa amin. Sa aming mga desisyon sa buhay, Panginoon, break every generational curse in Jesus' name. And may we have a legacy, Panginoon, isang buhay na masaya at kalugod-lugod sa iyo. Maraming salamat po. We have nothing to bring you back but all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Thank you so much, and God bless you all.